plus the Forza combo, medyo nahirapan yung team na yon. I think it was RSG, SG na gumamit. At ngayon naman, The Valley ang gagamit ng strategy na to. Ito yung tipo na sobrang lagkit. Parang yung real world manipulation na may espada sa loob. Sobrang bagal mo, tol. Mahirapan talaga sila dito, Umi, i-pull off to. Kasi yung side ng The Valley, kung babalikan nga natin, yung na-mention mo nung M3, paborito kasi ni Mobile Legends to eh. Naalala ko dati yung mga saber niya, pero mas specialty niya yung marksman eh. So yung Ranger, saktong-sakto ngayon, pero yung kamatch-up niya naman kasi dito, tank eh. So, paano siya gagawa ng way na i-take down itong si King later on kung makakakuha to ng mga magagandang heavy spins? Kasi pwede siyang ipitin nito eh. Pwede siyang pasukin ito sa backline eh. At yung backline access na meron ng RRQ Brazil, hindi rin kasi biro eh. Si Tekashi naka-croc. Meron ka ring feathered airstrike. When we talk about backline access, actually, apat na picks ng side ng RRQ Brazil ay pwedeng-pwedeng abutin si Moba Zane doon sa likod. So it's going to be up to Hoon, Super Shark, and even Foy Chicken para alagaan yung dalawa nilang hyper carries by the mid to the late game. Considering na si Basic around mid to late papapasok yan, at si Moba Zane, kung magkaroon siya ng early armor penetration, siguro mararamdaman natin yung damage. Mm-hmm. But again, this is not something na ma-expect natin na talagang mang-burst early on. Oo, wala pa talaga. Mamaya pa yan. Both teams actually may timer sila kung kailan sila sasabay sa palagan eh. Si Gusta la Gusta kailangan din ng gold. Kaya siya agad yung iniikutan. Pero si Basic ha, alam niya pa rin yung ikot na possible na gawin dito ng RRQ Brazil. So playing safe, under the turret pa rin siya. Yung Harith niya dito mamaya din. Ano rin yan eh, item dependent din yung hero na yan eh. Kailangan mo yung ano eh, yung Feather of Heaven, tapos yung mga additional, yung pang reset. Ano yun, yung parang lamp na kulay blue. Yung hindi kasi ako nagme-mage man eh. Hindi rin ako nagme-mage eh. Pero yung may reset kapag nakakapatay ka, napakaganda ng item na yun kay Harith. Ah, yung ano? Yung fleeting? Hindi fleeting. Yung isa. Wag na, mamaya na yun para sa mga talent sa comment section. Kala ko, cooldown sinasabi mo eh. Yung reset pagka may napatay ka, para kang may killing spree. Pero mage item siya. Tapos may spell vamp pa na nakakatulong dito sa isang Harith na talaga namang makakuha ng additional survival. Concentrated ba yun? Concentrated energy. Oh, hindi kami nagbe-mage, pero alam mo yung concentrated. Ito, concentrated din sila kasi yayakapin nila yung isa. Kukunin dito si Luis. May bawi naman. Ang ganda ng pagkakalatag ni Hood dito. Wow. Ng kanyang real world manipulation. Kaya napilitan yung RRQ Akira na magsibalikan kagad. And with that, lamang na ang The Valley doon sa gold na meron sila. Yung RRQ Brazil na naman dito yung nahihirapan sa early game. Kakaiba yung pagpasok nila ng damage. So parang sabay-sabay nila pinindot. At habang nangyayari yung burst damage na nanggaling doon sa The Valley, parang nag-drawing ng linya sa gitna si White Chicken na hanggang dito na lang kayo with the Black Dragon form. So after they bursted down one member, specifically Luis, natapos agad yung fight kasi may dragon na nakaharang eh. Ito yung tipo na, hindi pa ba kayo susuko? Nandito na ako eh. Palag na natin to. Gina natin. Hindi tayo pwedeng ano, magpa-petics-petics kasi andito na eh. Nagamit ko na eh. No choice na. And maganda rin naman yung nakuha doon ng The Valley. Kaya wala rin namang mali doon sa initiation. Pero ang napapansin ko dito, nahihirapan si Tekashi on the laning phase against Foy Chicken. So yung pinag-uusapan natin, gigil ni Foy na bumawi kay Tekashi, nilalabas niya dito sa game na to. And yung bukod pa doon ha, pinapakita din na The Valley na talaga namang napakataas ng kanilang rangko in terms of these stats. No, yung Lord secured per game, least deaths per game. Tatandaan natin guys na yung KDA, ng team KDA ng The Valley ay napakataas. At nagkakaroon ka lamang ng napakataas sa KDA kung ang baba ng deaths mo. Kaya nakikita talaga natin na efficient maglaro ang The Valley. And I feel like yun ang identity nila in this tournament right now. Napaka-efficient ng kanilang playstyle in a way that it's both safe pero hindi sila masyado kumukuha ng risk until it's the right time. Parang umaabot sa point na hindi rin nila alam yung choice na gagawin nila eh. Na parang pagdating sa decision making, it's all up to them kung paano nila papaganahin yung shot call nila. Kasi yung The Valley, ang pagkakaalam ko yung shot calling nila dito, parang may pagka-final say pa nga dito si Moba Zane eh. Parang yung jungler pa nga ang nakapag-decide eh, kung i-go nila o hindi. Uy, Luis! Ang ganda nung sipa doon, pero dito muna tayo titingin kay Foy Chicken. Pero off-cam kill ang nangyari doon, nakakuha na nga ng kill. Itong si Gusta la Gusta, may ipit naman si King. Makukuha niya si Super Shark, kaya naman hindi nila ito mag-burst down. Medyo makunat-kunat, si Kashi nakapwesto. Pero Moba Zane ay buhay pa rin, kaya naman yung turtle ipupull na nila. Habang doon, sa may bandang itaas si Foy Chicken,
eh, libreng-libreng makakapush dahil nga nagsama-sama dito yung limang miyembro ng RQ Akira. King, sino makapag-secure na turtle mo kasi buo pa sa inpa nga. Fumate away retry, pinugian pa si King. Nakita mo yung Menrum Rhapsody, akin to, boy. Naka-sign of the pogi. Sign of the pogi. Yan, matik talaga. Kapag pinakita ang kani mo, Bazine, ng Rhapsody fade away retribution, matik. One for one ang turtles nyo. Sign of the pogi eh. Iba talaga, Mobasin, men. Mobasin, tumira ng tres. O, sign of the pogi muna. Sign of the pogi muna. Mamaya, titira talaga ng tres yan, men. Ngayon, 2 points pa lang. Yung dead sonata mamaya, bang! Yung may last bullet. No? Oh, yung may last bullet. Pag tinamaan ka ng last bullet, men, ano mararamdaman mo? Masakit. Masakit. Hindi lang, yung kapogian ay napakasakit. Parang ganun lang. Yun lang, napasobra ata yung Super Shark ng kanyang talon. Pero may flicker out naman. Maaari siyang abutan. Pero gumamit pa ng Feather Airstrike. Andito pa si Nagashi, ending his life. RRQ Brazil. Nakakuha sila dito ng kill and unti-unti nilang nakukuha yung control doon sa mapa dahil doon sa mga errors na ginagawa ng Davali. Pero si Mobazine, sobrang tapang, sumisilip pa sa jungle camp ng kalaban. Napakabilis, no? Yung tipo na... Kasi kung titignan natin yung jungle, no? Lamang ng one level si Mobazine, tapos nangaagaw pa siya. In this state, jungle emblem versus killing spree. Bakit siya pa yun na nga? Tumama yung sign of the pogi. Na sign of the pogi sila dito. Kaso nga lang may sipa of the pogi din mula kay Luis. Mobazine will survive. Nakapag-dash out pa. Basag pa yung Torres sa kita. Ayun. At si Luis sa may ipit. Basic with the TP's. The Valley prevails. Napakaganda ng combo na nagmula kay Luis. Pero yung The Valley ay may sagot na mas maganda pa. Yung sign of the pogi kanina ni Mobazine, yung last bullet and dead sonata tumama. Yung crit na yun umabot ng 1-1-3. Ganong kasakit. 1,100. Yung tipo na kinalabit na lang ng konti para mawala na lang yung buhay ng tinamaan niya. And after that, si Luis, maganda man yung play na pinakita niya. Napakasakit na rin kasi ni Basic with the Zaman Force. Kailangan mo respetuhin yun. Ay, may purify. Ayun lang. May purify. May sign of the pogi din. Meron din siya. Iba to, men. May dating talaga. Binyuri, naglakad palayo. Kulang na lang, tipihan pa niya. Tipihan niya pa bago umuwi. Eh, no? Kaso si King na pa sobra ata dito. Turtle, ipupul ni Mobazine. Pero Delix ang Davali dito kung hindi aabot si Basic. Ha. Meron naman siyang Zaman Force. Pero nirarush ng RRQ Akira. Si Mobazine, mga pwesto pa ba? Magdadash in to, tapos re-retry. Pero hindi na nga siya pinalapit pa. There goes the heavy spin. Even the Black Dragon is not enough to zone out the members of RRQ Brazil. Binibigay ng Davali yun. Alam nila at nire-respeto nila yung kapasidad ng RRQ Brazil na maaari nga silang mapaghiwa-hiwalay nung heavy spin. So, bigay na lang natin. Lamang naman tayo. Nag-retry si King kanina doon. Kaya re-retryin ni Mobazine. Sign of the pogi. Sign of the pogi. Akin ka muna. Ni-retry mo yung turtle. Re-retryin ko yung purple mo. Saktang trading lang, men. Trade lang. Quick thinking mula sa The Valley. In RQ Brazil. Mukhang magpupush sila dito sa baba. Yung Petri dito, mama, men. Dito, mama. Siya pa yung nasipa. Poi chicken dito. Nakuha ng isa. Saktong-sakto na fried chicken siya. Ginawa siyang fried chicken ng ibon. Ganong kalala. yung isang chicken, si Shaken. Yung feathered air stick, umaapoy eh. May apoy pa siya eh. Hindi na kaya, hindi na prito yun eh. Men, yun yung tipo na... Grilled na. Grilled. Malainasal yung galawan, men. Bacolod's finest. Na Bacolod's finest sila doon. Ginawang Pilipino si Sagan. Alam mo naman, pag sa mga Bacolod, sa Iloilo, masarap ang inasal dyan. Shoutout sa mga kababayan natin dyan. Kaso nga lang, si King ata ang huliin dito. At umabot pa nga yung damage doon. Nabato ng tissue roll ni Super Shark. Inabot, men. Yung tipo na may tissue ka ba ng tol? Tapos, ang layo, umiikot na siya. Umiikot. Nakalusot pa. Ito yung parang ano eh. May dragon! Gusa lang gusa sa kapupunta. Dito na yung dragon. Pinasok pa nga siya sa ilalim ng tore. Meron namang sipa ditong gagawin. Kaso nga lang naipit siya dun sa dingding. Naku po, nauntog si idol natin na si Luis. Kaya naman yung The Valley, tuloy-tuloy na yung pagkuha ng kalamangan. Even the map control, even yung mga tore na open dito ngayon. RRQ Akira. Umi, parang hindi nila masolusyonan yung kanilang mga problema. Kaya nga eh, mukhang nanakawala naman siya dito ng purple. Tinalo ng banga ni Super Shark. Wala na talaga. Pangalawang purple na to na nanakaw sa side ng RRQ Brazil. Hindi na makakuha ng purple buff si side ng King and The Valley.
with the invisible dragon play. Imagine mo, pati yung black dragon naka-conceal, magtataka ka na lang. Ano tong lumilipad sa mapa? Ano tong medyo semi-invisible na parang napakahabang snake? Naka-invisibility cloak, men, eh, yung dragon. Imagine mo, men, magugulat ka na lang, sinagasangan na ng rumaragas ang dragon. Hindi mo nakikita, no? Hindi mo talaga... Napahirap. Parang nasa kwebang madilim na hindi mo alam kung gano'ng alaki yung mga paniking lumilipad. May hindi lang yung isa yung lumilipad, eh. Meron pang alien. Meron pang, ano, may damami pa, pre. May damami pa. Tapos habang tumatagal, may tumitira pa sa yung pogi dun sa Detsonata. Sa Gedli, Ano yun, eh. From the future yun, eh. Grabe na talaga. From the future, eh. Bumalik sa nakaraan, eh. Kaya advance yung mga baril na dala, eh. Pero ngayon, si Segen, may pwesto, ah. Half HP para dito sa Lord. Uy, irarash nila. Medyo maaga ni Rush. Presinaratuhan ng club! Bawal kayo pumasok ngayon kasi nga full na ang capacity dito sa loob. Pero si King naman ang inahabol ni Basic. Andiyan yung mga bala. Walang tumama na isa. Pero ngayon si Luis naman ay mapipilitan na mag-back away. RRQ Akira gets the Lord. Pero ngayon medyo kailangan nila mag... umatras muna talaga kasi in the valley lamang na lamang pa rin sa gold at delikado pag na-force nila yung clash kasi malulugi sila pero kahit papano ang ganda ng kuha doon ng RRQ Akira. Ang tawag doon, the ultimate heist, man. The ultimate heist. Biruin mo, binigla nila yung Lord, pati si Lord nagulat, ang bilis nyo pala ako matachane. Tapos biglang nagkaroon ng Grok Wall na talaga namang apat yung na-block ni Tekashi. Biruin mo, man, yung Grok block ni Tekashi, apat buong team, buong squad na hiram, di na nakasali ng MCL. Bawal na. Ubus na ticket niya. Lalaki pa, bibili ang ticket. Kaso nga, may failure game. Sektro pang nahuli ngayon. Malulugi ang The Valley even though nandito na yung dragon. Eh, kulang sila sa mga miyembro. Napakalayo pa ni Basic. Luis with a kick. Side of the pogey din mula sa RRQ Akira. Three man down ang The Valley ngayon. May Lord pa yung RRQ Brazil. At talagang mahihirapan silang dumipensa kasi sama-sama na ang RRQ Brazil. Medyo delix ang The Valley. Sa isang pagkakamali lang, mukhang ma-open up pa yung Torres sa taas kung irarush nila to. Ayan, sumabog naman na ang blessing. So magkakaroon sila ng konting leeway. Basag pa rin daw. At mukhang pupunta pa rin sila dito sa baba. Wow. Gitna ay bumabagsak na rin. At sinabi mo na, Santi, sa isang pagpikit ng The Valley, biglang nawala yung gold lead nila. Nailipat sa RRQ Brazil. At grabe yung mga pogey plays ni Luis. Kanina pa natin to nakikita. Actually, nung isang araw pa, si Midnight na yung nagsabi, lahat ng sipa ni Luis, TikTok play. Lahat ng sipa niya, pampogi. Tama. Pampogi. Ang pogi lang nakakagawa niyan, eh. Oo nga, eh. Oh, shoutout dun sa mga Cho players na ganyan din sumipa. Oo, sa mga Cho players. Mga pogi moves. The pogi cam. Pag ni-instant replay mo yun, pag ginano mo, pag in-edit mo na, tapos pinos mo sa TikTok, di ba? Oo, tapos may kanta pa yan. Oo, may mga TikTok. Tapos may mga lyrics pa. Oo. Tapos nagbabounce-bounce pa yung ano, oh, tapos this is what I like to be known as dead. Tapos, no, mong pinup your eyes. No. What's the word? Ang pinasisip tayo, no? Biglang magsaslow mo pa yun, min. May flashing lights may pa. May flashing lights pa. Grabe, oh. Shoutout sa mga Chu users. Saludo sa inyo. Kung hindi ka man na lalaki at hindi ka pogi, maganda. Pwede rin natin tawagin. Maraming play. Maraming malulupit na mga babae na Chu. Malulupit. Hindi namin kayo nakakalimutan, syempre. At 25 seconds from now, magkakaroon tayo ng Luminous Lord. This is perhaps the most important Lord para sa RRQ Brazil, considering na ang tagal nang may lead ng The Valley. If they're able to secure this Luminous Lord, ay talaga namang makakabuta sila ng additional inhibitor turrets or even end the game. Kayang-kaya nang tapusin to kung makakuha sila ng couple of members from RRQ Akira. Pero delikado ang sitwasyon nila ngayon kasi mukhang nababasa na ng RRQ Brazil yung galaw na ginagawa dito ng The Valley. Even though na may kalamangan ng The Valley in terms of the gold, lugi sila sa map control dahil doon sa enhanced minions na nagsuspon sa top lane, eh. Tapos doon pa mangyayari yung laban. So meron silang problema dito sa bottom lane kasi nakapag-clear si Tekashi. So, kailangan umuwi dito ni Fwy Chicken and pwedeng ulitin ng RRQ Akira yung ginawa nilang pag-Rush Lord kanina. Kumbaga, sasaraduhan ulit nila with the dual-wielding, napakabilis talaga, RRQ Tekashi. At ito pa yun, ha? Dikit-dikit na naman yung The Valley. No. Kung papasok sila dito, dapat pasukin na nila. Uy, kasi pag sinamahan sila. Si Luis! Tas, nasan? Nasan? Tago naman pa. Tago lang. So, sobrang lupit ng conceal ni Luis. Pati ako, hindi ko siya mahanap. Pero ito pa. May reply. Oh, The Valley. Tago din daw sila. Hindi narinig yan. Naku, nagkamali ng pinili si Idol. Wala na tuloy silang conceal. Yung eyebush, yung direkta nila, walang tao dun. Mali tayo, men.
Nagsayangan tayo ng mga conceal play, pero yung Lord, grabe na yung buhay. Ikot ata sila. O si White Chicken nandito, sabi niya, oy, sama-sama na tayo, pre. O, kita niyo yung HP, ha? So, kailangan, o, siya, call, nandito na nga! Pumasok na yung dragon! Isa-zone out niya yung mga members sa may madali. Kurang karang kagawa ng Lord! Ang nakakuha ng Lord ay walang iba kundi si Seiken! Nakaka-argue Akira, pero mapapatumba naman si King. Ngayon naman si White Chicken na pumasok na sa may madali. Kurang nakapag-sustain mula doon sa damage na binibigay ng argue Akira. But he will go down. Wala na si White Chicken. Makaka-atras ang Akira. Habang yung Davali naman ay kailangan pa dumipensa kasi may Lord na nakuha ang Brazil! Seigen is real, men! Nakita nyo naman, feathered airstrike para makapag-secure ng Luminous Lord na crucial para sa RRQ Brazil. At bukod pa doon, si Tekashi, hindi niya sinarahan yung gates. Inantay niya, pinapasok niya yung mga tao ng Nabali. Sige, dito kayo, men! Dito kayo! Sasaraduhin namin pagkalahati na, tas bang with a wild charge! And this might just be a big push para sa side ng RRQ Brazil. Lord sa taas, mga hero sa mid lane, at mukhang aalagaan muna nila ang wave doon sa baba. Sobrang disiplinado ng RRQ Brazil as of the moment. 15 minutes dito sa game natin. Alam nilang hindi pa ganun kakunat yung Lord. Hindi pa worth it na makipagsabayan doon ng teamfight sa Davali kasi hindi naman malaki yung kalamangan nila. Kaso nga lang may conceal play. Si Luis maghanap ata dito ng ulien. Hindi niya na-cancel dito yung talon, pero si White Chicken, hinagan yung dragon. Pagbaba na pagbaba niya, inabangan siya. At mukhang haabutan nga dito ni Gusta Lagusta. Wala si Void. Makakakuha dito ng mga resources ang RRQ Akira mula sa camp ng Davali. This is a huge... problem para sa kanila. Malaki ang tsansa ng RRQ Akira na tapusin tong laban if magtutuloy-tuloy yung kanilang tempo na katulad nito. Based on that last fight, Santi, makikita natin na hindi na talaga kaya ng Davali pumasok ng isa lang yung magsiset. Oh. Kailangan mauna si Super Shark, tas tsaka sasabay si White Chicken. Pero sama po, sa'yo nahuli si Bomba Nahuli si Basic! Wala na si Basic! Wala na si White! Tatlo na lang ang de-depensa. Tapos tinamahan pa si Bomba Zane noon ng Feathered Airstrike. Mapupush, tigus na lagusa yung bottom lane turret. Talagang demolition man ang galawan dito. Ngayon, napapakamot na ng ulo yung Davali. Lamang tayo sa early game, guys. Ano nangyari? Brazil is real. Yun yung tipo na biglang pinakita ni Tekashi na kaya din niyang mag-set up. Ngayon, dalawang tao na yung kailangan isipin. Biruin mo, kailangan bukas na bukas yung mata mo para sa conceal play na nanggagaling dito kay Luis. Tapos ngayon naman, kailangan abangan mo rin, timingan mo yung flicker na nanggagaling kay Tekashi kasi after that fight, alam mo na may tapang at enough yung damage ng RRQ Brazil na pumasok lang doon at tapusin agad yung buhay ni Basic at ni Moba Zane during that time. 1/4 HP lang yung natira kay Moba Zane in that fight. Hirap, no? Grabe yung burst damage. Abot na abot siya ng Feathered Airstrike sa backline, eh. Talagang struggle to for Moba Zane kasi enough yung isang member sa kabila. Pag hindi nyo na-cancel or napigilan doon sa Feathered Airstrike, masisira talaga yung yung pwestuhan, yung positioning ng Davali. Kaya ngayon, nagka-come up sila ng strategy. Anong gagawin natin? Kasi si Super Shark yung susi nila, eh. Pag nakauli si Super Shark, tapos may nabigyan sila kahit isa lang, lamang na sila. At nung kalamangan na meron sila nung early game, as you said, nawala na rin. 1K para sa RRQ Brazil at mukhang isa-set up na rin ni King ang Lord na to. Pero men, tinan mo si Basic ko nandun sa mid lane, mukhang nag-aabang ng pwedeng backdoor play. Half HP for this Lord, an evolved Lord already na ipaglalaban ng RRQ Brazil. Super Shark looking for an opportunity, looking for an angle. Mukhang hindi pa muna sila magpapakita dito at yung mga waves kailangan i-manage para sa side ng Davali. Maganda ng pwesto dito ni Tekashi. Anytime pwede siyang rumespo sa Lord kasi ang lapit niya lang. Ganun din naman si White Chicken pag nag-Black Dragon form siya. Pero si Luis, medyo malayo-layo ang kanyang pwestuhan dito. Hindi ko nakikita si Luis na makakuha dito ng... Ay, hindi! Tinawid ni Luis si Basic ata ang hinahanap, pero may conceal play. Si Moba Zane! Si Moba Zane! Wala na yung ready holder. Mabubuhay pa nga ba siya? Kaso ka lang ang tanong ng goal na ginawa dito ni Tekashi. Wala na si Moba Zane. Mabibigyan naman dito yung isa. White Chicken Immortality Pop. Andiyan na rin yung first damage. Inabangan ni Tekashi. Nakuha na naman ang kill. Double kill na ang Grok dito. Nakapag-block pa doon mismo sa may bandang itaas. This is a huge opportunity for RRQ Akira to try and secure the Lord. Malabo ng kumontest ang Davali kasi wala yung jungler nila.
Ang laking problema nito ngayon, Umi. Mission impossible complete para kay Luis. Wala ring retry ang side ng RQ Brazil. So this is still a big risk para sa side ng Brazil. And now, the Valley. Pwede silang mag-contest dito, pero mukhang hindi na nila gagawin pa. Again, both junglers are down. Wow. Pero napakabilis na makukuha ng RQ Brazil ang Lord na to with their carry. Feeling ko na kay Kari talaga ang magic ngayon eh. Oo, si Kari wins games. Kari wins games, tol. Kari wins games talaga. Pag may Kari ka, talagang malaki chance sa late game. Lalo-lalo na ngayon na meron pa siyang immortality, full item na rin siya, may wind of nature pa. Ang dami niyang means of escape eh. Meron siyang mga gamit dito na if ever na mabigyan nyo ng one time, malingat lang kayo, makakatakas pa rin siya. So parang masasayang lang yung effort nyo. Pero The Valley ngayon, Makunachi na yung Lord na paparating sa kanila. Tapos sasamahan pa ng conceal play. Luis, maghahanap pa ng sisipahin. Ang ganda ng block na ginawa ni Super Shark Tome with a bouncing ball. Mauli niya si Luis. Kuha din dito si King. Pero may ipit naman na gagawin. Ang ganda ng wall na inilatag dito ni Tekashi para makaipit sana sila. Pero wala na si Basic. Mahirapan din in The Valley in terms of the damage. Pero yung Lord kalahati na ang buhay. They will try to go in for the base lock. RRQ Akira with that decision. And they will be successful. Tied ang ating series 1-1. The battle of the best in the West. South versus North. Nakalamang na naman ang South. And it is a 1-4-1 in this series. RRQ Brazil strike.